Bituin naman kung hindi. Una. Pangalawa. Pangatlo. Pang-apat. Panglima. Ibibigyan ko kayo ng 5 segundo bawat bilang. Sa susunod, talakayan natin ang aspekto ng kalusugan. Una, kalusugang pangkaisipan or mental health. Ito ay abilidad ng isang tao na makapagpasaya sa ating buhay at malampasan ang mga hamon sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pangalawa, emotional na kalusugan or emotional health ay maaaring humantong sa tagumpay sa trabaho, relasyon at kalusugan. Kapwa. Kaya ang kalusugan ng isang tao ay hindi lamang sa pisikal na anyo makikita, kundi maraming aspekto ang isinaalang-alang upang masabi na ang isang tao ay malusog. Okay, so tingnan natin kung talagang naintindihan ninyo ang aralin natin ngayon. Panuto. Isulat sa loob ng ulap ang salita o lipo ng mga salita na tumutukoy sa isang taong may kalusugang mental, emosyonal at sosyal. Okay, so ang mga salitang nasa loob ng kahon ay nakikisama sa kapwa, nakikilahok sa mga gawain, nilulutas ang mga problema, marunong gumawa ng desisyon, makasarili, palaaway, malawak ang pangunawa, mahina ang loob. Okay, so I will give you 5 minutes. May 5 minuto kayo para sagutin ang mga tanong. Tingnan natin kung nakukuha ba ninyo ang tamang kasagutan. Okay, so sino ang nakakuha ng 5 puntos? Alam kong naintindihan ninyo ang ating aralin ngayon, kaya bigyan ko kayo ng isang virtual clap. Okay.
Isagawa natin ang susunod na panuto. Isulat ang KM kung ito ay naglalarawan ng isang kalusugang mental. KA kung kalusugang emotional. At KS kung kalusugang sosyal. Unang bilang. Tumutulong si Gary sa mga taong mahihirap. Tumutulong si Gary sa mga taong mahihirap. Pangalawa, si Lisa ay aktibong nakikilahok sa mga gawaing pampaaralan. Si Lisa ay aktibong nakikilahok sa mga gawaing pampaaralan. Pangatlo, isang mapagmahal na bata si Aya, kaya marami siyang kaibigan. Isang mapagmahal na bata si Aya, kaya marami siyang kaibigan. Pang-apat, palaging handa si Rhea sa paglutas ng masuliraning kanyang kinakaharap. Palaging handa si Rhea sa paglutas ng masuliraning kanyang kinakaharap. Pang-lima, si Donna ay may positibong pananaw sa mga pagsubok na dumadating sa kanyang buhay. Si Donna ay may positibong pananaw sa mga pagsubok na dumadating sa kanyang buhay. Okay. Isagawa natin ang susunod na panuto. Isulat ang KM kung ito ay naglalarawan ng isang kalusugang mental. KA kung kalusugang emotional. At KS kung kalusugang sosyal. Unang bilang. Tumutulong si Gary sa mga taong mahihirap. Tumutulong si Gary sa mga taong mahihirap. Pangalawa, si Lisa ay aktibong nakikilahok sa mga gawaing pampaaralan. Si Lisa ay aktibong nakikilahok sa mga gawaing pampaaralan. Pangatlo, isang mapagmahal na bata si Aya, kaya marami siyang kaibigan. Isang mapagmahal na bata si Aya, kaya marami siyang kaibigan. Pang-apat, palaging handa si Rhea sa paglutas ng masuliraning kanyang kinakaharap. Palaging handa si Rhea sa paglutas ng masuliraning kanyang kinakaharap. Pang-lima, si Donna ay may positibong pananaw sa mga pagsubok na dumadating sa kanyang buhay. Si Donna ay may positibong pananaw sa mga pagsubok na dumadating sa kanyang buhay. Sa inyong kwaderno, istala ang sagot. Panuto, magtala ng 10 katangian ng taong may kalusugang mental, emosyonal, espiritual at sosyal. Pumili ng sagot mula sa kahon. At itala ito sa inyong kwaderno. Okay, naintindihan? At para sa karagdagang gawain, suriin ang sariling mental, emosyonal at sosyal na kalusugan sa pamamagitan ng paglagay ng check sa kulong. Gawin ito sa iyong kwaderno at ipasa kasabay ng inyong module. Naintindihan? Kung wala niyang tanong,
Start na sa pag-answer. Kung mayroon kayong mga katanungan, sabihin niyo lang sa akin. At hanggang sa muli, ito po si Teacher Elsie.